Nakilala natin si Nonito Donaire Jr. bilang The Filipino Flash, palaban, alerto at higit sa lahat, mabilis. Pero hindi gaya ng bilis ng kanyang mga suntok at liksi ng kanyang kilos, mahabang panahon ang ginugol para mahulma siya bilang isang dakilang boksingero. Miss Candy kayo dyan! Yema! Ate! Bili po kayo, Miss Candy! Miss Candy! Nonito! Hey, ma'am! Good afternoon po. Okay ang recitation mo kanina, ha? Magaling. Sana laging ganon. Oh, bakit nakapaa ka lang? May tsinelas ka naman. Eh, baka po masira agad eh. Parang eskwela ko pa naman po to. Eh, baka po mapagastos na naman sila papa eh. Sanay naman po akong ganito eh, nakapaa. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Batang Jensen po ata to. Bata ka talaga, oo. O siya, pagbilang mo na lang kami niya ng dalawa. Ayun po. Dami pa, ma'am. May mauubos na yan. O, mag-iingat ka. Maraming salamat po, ma'am. Nonito! Masarap ba yung ice candy mo, ha? Tingin nga! Uy, may yan. Huwag! Sumama ko yan! Ang damot-damot mong unggoy ka, ha? Bakit? Papalaga na, ha? Kaya mo na ako? Subukan mo lang magsumbong. Babalihan kita ng buto. Tara na! Lampa! Jun! Labon lang ang paninda mo. Iiyak ka na? Bakit may nakaaway ka? Ayaw mo lang sabihin? Ha? Wala ho. Ikaw naman, Imelda. Bakit mo naman pinagtinda tong si Jun? Kita mo naman ang alalamya-alamya niyo, oh. Ang hina-hina niya. Sama kasi pakiramdam ko kanina eh. Nagpumilit siya na lang daw ang magtitinda. Eh, si Glenn sana, kaya lang di naman makapasok kasi suspendido pagkatapos makipagsuntukan sa klase. Huh? Glenn, halika. Bilisan mo! Tong! Kailan ka ba titino, ha? Napakabasagulero mo talaga, ha? Paano kita masahan sa mga kapatid mo? Pag-alis na ako papuntang Amerika, ha? Aalis kayo pa? Magbabakas sakali lang. Mauna muna ako. Pagtapos nun ng nanay nyo naman at si Lucky. Habang wala kami, dun muna kayo sa lolo at lola nyo sa Bohol. Makakasama nyo rin doon ang kapatid nyong si Rochelle. Tandaan nyo, gagawin namin to para magkaroon lang kayo ng mas magandang buhay. Pa? Kakahiwayo ulit na po ba tayo? Pa, huwag na po kayong umalis. Ikaw, Jun. Tung. Jun, tigilan mo na yung kakayak mo. Tigilan mo na yung kakayak mo, ha? Pakalalaki ka. Patunayan mo sa akin na matapang ka dahil wala akong anak na mahina. Junior pa naman kita. Nalampalampa ka. Tulad ng maraming Pilipino, kahirapan din ang nagtulak sa mga magulang ni Nonito para makipagsapalaran sa ibang bansa at pansamantalang iwan ang kanilang mga anak. Good morning, classmates. Ako si Nonito Donaire Jr. Pero ang tawag sa akin ng papa ko, Jun. Short for Junior. Mapiyat din daw ang tatay mo? Last! Hindi ah. Napakalaki kaya ng katawan ng papa ko. Tsaka napakatapang din nun. Dati siyang sundalo pero ngayon, nag-welding na siya sa Amerika. Ginagawa niya lahat para mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Kaya ang papa ko, siya ang hero ko. Psh! Buti sana kung nandito hero mo eh. Pag nakita ka ng aso, habulin ka nun eh. Mapagkakamalang kang buto-buto eh.
Rochelle, ah. O, sige. Bye-bye! Bye-bye! Ate! Pwede ba sabay na lang tayo pag-uwi? Si Kuya kasi, naipaglaro sa mga kaibigan niya. Dami niya na rin kaibigan agad. Uy, nandiyan na yung asong ulol! Takbo ate, na! Takbo! Ate! Ah! Tuta! Naniwala naman! Ang bilis kasi tumakbo ni Payato, Ted! Duwag! Napapagkaman ang buto-buto yung tao na nga! Ate! Ate! Salanan po ni Jun, Lolo. Ate, wala man akong ginagawa mo sama sa'yo, ah. Magsisinungaling ka pa? Di mo nga yung sugat ko. Oh. Di po totoo yun, Lolo. Gagawin mo pa sinungaling si Rochelle? Kilala namin ang kapatid mo! Lolo! Ha? Ate ko po siya. Hindi ko po siya magagawa saktan. Kuya, sabihin mo kay Lolo na hindi ko magagawa yun. Dapa! Kuya! Dapa! Ah. Dumapa ka rin. Dumapa! Ulitin mo yan! At hindi lang yan ang mangyayari sa'yo! Luisyo kang bata ka! O, kamusta ang kuya mo? Ayos naman po, pa. Madami po siyang mga kasundo. Madami po siyang mga bagong kaibigan. Eh, baka hindi na siya nag-aaral, ha? Oo ng ate mo, magkakasundo naman kayo. Oo naman po, pa. Mabait po sa akin ng ate. Sila pong lahat. O, ikaw. Kamusta ka na? Pa. Baka pa na yung sakit ng ulong binibigay mo sa lolo at lola mo, ha? Pati na sa tiya mo. Baka iyak ka ng iyak dyan. Sabi ko sa'yo, makalalaki ka. Hindi po, pa. Bakit naman po ako iiyak? Eh, kaya-kaya ko naman po yung sarili ko. Di ba sabi niyo po, maging matapang ako? Eh, mabuti kung ganun. O, sige na. Tatawag na lang ako ulit. Masyado mahalong overseas call. Okay na. Basketball ba? Oo, tara na! Kuya! Magpo-basketball kayo? Sali naman ako! Nanito... Huwag mo na yan eh, sali, Glenn! Hindi naman yan makakasabay sa atin eh. Huwag na nanito. Baka di mo kayanin eh. Uy, tsaka huwag kang aalis sa bahay ah! Baka dumating na sila lolo, ha? Tara na! Tara na! Ili! Oh, nandito! Basketball tayo! Ah? Ito gagamitin nating bola? Bakit? Di mo kaya? Mahina ka pala eh! Ha? Anong mahina? Sige, pasa mo! Oh! Oh, bilis! Oh, kita niyo yon? Sino mahina ngayon ha? Huwag niyong masabi yan, ha? Dahil walang anak si Papa na mahina. Galing mo pala nun ito. Sa susunod, sali ka sa team namin, ha? Oo ba? Basta dikit lang kayo sa akin. Akong bahala sa inyo. Wala naman nagmamahal sa'yo, eh. Magkamati ka ba? Asama ko lang mo! Oh, tumabi ka dyan! Oh!
sa'yo. Oh, Tay. Papa? Bigla akong napauwi dahil sabi ng tia Leti mo, iyak ka raw ng iyak. Hindi po. O, di bale. Nais ko naman yung mga papeles nyo. Sasama kayong magkakapatid sa akin sa Amerika. Magkakasama-sama na po tayo? Lumipad si Nonito sa Amerika na puno ng pananabik na mabuo na silang pamilya at baon ang pag-asang magiging maayos na ang lahat. Pero kahit ang mundong yun ay naging malupit rin sa kanya. So what, Filipino? You're gonna give us your money or what? Okay. Hurry! Is this all? Give it all! Come on! Come on! Hurry! Don't tell anyone about this. If you do, we'll beat you up after school. Kill yourself, or we'll kill you. Come on. Let's go. Bye, loser! Panganay ko, pag nakita mo sarik, ang bilis kumilos eh. Pati mga suntok, pak, pak, pak! Hindi mo, oh, hindi mo makikita talaga! Oh. Baby? Guys, Nak, bakit ngayon ka lang? Hindi na alam po sa library mo. Ah, okay na yung magma. Baby. Sa susunod, agaan mo pag-uwi. Sasama ka sa amin ni Glenn sa gym. Mag-aaral ka na rin ng boxing. Dodong naman. Pag-aaral nga ang hilig nitong anak mo, huwag mo nang pilitin mag-boxing si June. Ano, June? Sali ka sa boxing. Ayoko po ba? Sige po, akal po muna ako. Ano ba yung sininito, pre? Payat-payat? Parang mahina? Oo nga, pare. Hindi man lang dumikit sa tapang at lakas na itong panganay ko. Pagdating ng panahon eh, sana lang pulutin yan eh. Walang mararating sa buhay! Ito, loser! Ano ba yung sinin ito, pre? Payat-payat? Parang mahina? Oo nga, pare. Hindi man lang dumikit sa tapang at lakas na itong panganay ko. Pagdating ng panahon eh, sana lang pulutin yan eh. Walang mararating sa buhay. Bakit? Papalaga na ha? Kaya mo na ako? Subukan mo lang magsumbo. Babalihan kita ng buto. Ah, tuta! Naniwala na, guys! Kasi tumakbo ni Payat at Tendo, ha? Salanan po ni Jun, Lolo. Ulitin mo yan! At hindi lang yan ang mayayari sa'yo! Wala akong anak na mahina. Junior pa naman kita! Don't tell anyone about this. If you do, we'll beat you up after school. Kill yourself, or we'll kill you. Anita! Magbihis ka na. Alis tayo. Saan po tayo papunta, Papa? Tawag dyan sa stance ng orthodox stance, ha? Tignan mo lang yung kuya mo. Kasi hindi yan yung normal na stance ng isang boksingero. Ano may power niya? Huy! Ano mo? Kung saan ka nakatingin? Di ba sabi ko sa'yo, panoorin mo ang kuya mo? Eh, pa, kailangan ko po ba itong gawin? Bakit hindi mo kaya? Ha? Lampa ka? Kung alam ko lang lalaki kang lampa. Di na sana kita ginawan junior. Sana ang kuya mo na lang. Tsaka na nga lang.
Let's go. See what you got. Yeah, faster. I want more power. Come on. Come on. Lakasan mo pa. Mas malakas pa sumuntok sa'yo yung babae. Dali, huwag mong dadalhin dito yung pagiging lampa mo. Ikaw susuntokin ko. Lakas pa! Bilisan mo! Bilis! Lakas! Aray! What did they say? I don't know. Hey, loser! What's up, Filipino? Aray! Dude, he's running like a chicken! Coward! Run, loser! Run! Run, loser! Can't hide! There you, coward! Hey, come back here, come back here. Hey, where's your math homework, huh? Where is it? Huh? Go get it, bro, go get it. Here, bro. This better have the right answers. Or we'll beat you up the next time we see you. Oh, the loser wants to fight back. Come on, come on then, bro. Throw a punch. Freaking chicken. What, you chicken? So, do you really want to go to the prom with this Dumbo? No way. Ba't ngayon ka lang? Saka na nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Nakipagbasag ulo ka ba? Ha? Di ba sabi ko sa inyo, sa ring lang makikipagsuntukan. At huwag na huwag niyong gagamitin ang mga natutunan niyo sa boxing para magpasikat lang sa labas. Hindi po. I try to avoid trouble, kaya nga po ako nagkaganito eh. Siguraduhin mo lang, ha? Baka gusto mo, pauwiin kita ng Pilipinas gaya ng ginawa ko sa ate mo. Nakit lang po ako. Oh, wait, wait. Ito. Glenn? Oh, it's for no you, man. Way! Thanks, Pa. No problem. Well, try it out. See, yan. Oh. Parang hindi ka naman natuwa. Yan ang gagamitin mo sa Nationals. Kaya ngayon pa lang, kailangan sanayin mo na yung mga kamao mo sa paggamit niyan. Dahil bukas siya na gagamitin mo sa training. Bukas? Pa, it's my prom night. And so, bakit ano bang gagawin mo sa prom? Makikipagsyalan? Ha? Makikipaglasingan? Magbibisyo? Anak, yung mga gloves na yan, yan ang gawin mong bisyo. Pa, it's just one night. Ano naman, Dodong? Isang gabi lang naman. Pabigyan mo na. Ayun na nga eh! It's just one night! Ang boxing, ha? Pamatagalan yan. Anak, hindi mo ba naisip? I am preparing you and your brother for your future. Kayong dalawa lang ang investment ko. Kaya please, huwag na huwag niyo akong bibiguin. Come on!
Nonito! Hey! How are you? We saw your fight. You were so amazing. Right? Yeah. Thanks. You're welcome. So, we'll see you later? Yeah, all right. Hey! Hey! Dude, I didn't know you could punch like that. What? Xavier. I'm Sam, bro. Nonito. Yeah, we know, bro. On the red corner, we have Nonito Donare Jr. We're gonna get time to eat, bro. Wanna come? It's on him. Yeah, man. Really? Yeah. Hindi akalain ni Nonito na dahil sa boxing ay makukuha na rin niya ang pagtanggap ng kanyang mga kaedaran na matagal niyang di naranasan. We're going to the beach this weekend. Yeah, Sam says he's gonna bring his new car. Really? You can't go. May training ka. But, past sa weekend lang naman yun eh. Hindi nga pwede. Masasayang lang ang oras mo. Gusto ko na mag-quit ng boxing. I just want to be a normal teenager. Yung nakahang out with friends after school. Yung hindi nakakamiss ng prom just because I need to train. Eh kaya ka nga lang may mga kaibigan dahil sa boxing. Tsaka anak, kung titigil ka sa pag-boxing, paano na i-offer sa'yo ng Michigan University na full scholarship? Hindi na niya tatanggapin ang scholarship na yun. Ano yung sabihin? Ang mahal lang college. Yun lang yung paraan para makapagpatuloy ng pag-aaral ito, anak mo. Hindi na magka-college si June. Isa-sign up ko na silang dalawa ni Glenn bilang professional boxers. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Oo, Imelda. Alam mo ba, hindi mahaba ang shelf life ng isang boksingero. Kapag hindi nila gagawin to, masasayang lang ang oras nila. Masasayang rin ang kikitain nila. Alam mo ba sabi sa akin ng magiging promoter nila? Ha? Tatanggap sila ng $150 buwan-buwan. Kahit wala silang laro. So ano? Tungkol na lang ba talaga sa pera ito? Yun na lang yun? Kapag naging professional boxer ang anak mo, mawawala ang scholarship. Kaya hindi, mananatiling amateur boxer si June. Yun na nga eh. Hindi pang amateur ang galing ng anak mo. Imelda, magagaling ang mga anak mo. At balang araw, makikilala sila bilang professional boxers. Kaya ngayon, buo na ang desisyon ko. At walang sino man ang makakapagbago nun. What about me, pa? Di mo naman ako tinanong kung ano gusto kong gawin eh. You'll be stupid to turn this down! Ano pa bang alam mong gawin? Ha? Sa ayaw mo at gusto mo, magiging professional boxer ka! Malamang hindi na makakapag-kolehiyo, nawala na ng gana si Nonitong tapusin ang high school. Ibinuhos na lang niya ang buong atensyon sa pagiging professional boxer katulad ng gusto ng ama.
lang. Magsisimula ako ulit mag-training. I want to quit boxing. Bakit? Dahil natalo ka? Eh, kaya mo naman talunin yun eh. Dapat kasi nakinig ka sa akin. O, kita mo. Yung unang professional fight mo, 30 seconds, knockout si Lazaro. Natalo ka lang, magka-quit ka na. Bakit? Ano ba gusto mong nangyari? Ano ba gusto mong gawin pag umalis ka ng boxing? Ha? I don't know. Basta ayoko na. Hihintong kang talunan? Gusto mong ganun ka maalala? Ha? Bumangot ko nga dyan. Bumalik ka sa ring. Lumambad ka ulit. Alam mo kung bakit ka natatalo, ha? Dahil dyan sa puso mo. Hindi buong loob mong lumaban. Pakiramdam ni Nonito ay nakakulong siya. Hindi man niya gusto na nagdedesisyon ang kanyang ama para sa kanya. Hindi pa rin matanggal ang respeto niya rito at kagustuhan niyang makuha ang pagtanggap nito. Pero pagkalipas ng isang taon... Melda, pag-usapan natin to. Hindi, ano pa? Buntis na ang babae mo, di ba? Wala na tayong pag-uusapan pa. Nonito, please talk some sense into your mom. She's not the one that shacked up with a younger woman. You didn't even try to hide it. I respected you. Even when I couldn't swallow the decisions you were making for me, I respected them. Because I respected you. And you talked good game na parang wala kayong magawang mali. Na parang kayo yung dapat kong tularan para maging isang mabuting asawa at ama. Maging mabuting lalaki. At naniwala ako sa inyo. Pero ito, ito yung gagawin ninyo. Anong gusto mo sabihin ko sa kanya? Na pwede kang tumira dito even after all of this? I don't want you here. Aalis na lang ako kaysa manirahan kasama kayo. Hayaan kita magsalita sa akin ng ganyan bilang ama mo. Pero ako pa rin ang trainer mo. Kaya hindi magbabago ang training natin, ha? From now on, gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Hindi ka nagagawa ng desisyon para sa buhay ko. Sige na, umalis ka na! Sa loob ng isang taon, iba-ibang trabaho ang pinasukan ni Nonito. Pero natamuman ang kalayaan na matagal nang ginusto, nawala naman siya ng direksyon. Oh yeah? Gago! Yo, you wanna have a drink, bro? Hindi pang amateur ang galing ng anak mo. Imelda, magagaling ang mga anak mo. At balang araw makikilala sila bilang professional boxers. The red corner with 40% alcohol. Nonito Donaire Junior. June, ano ba nangyayari sa'yo? June, bumangon ka nga dyan. Bumangon ka! Naglalasing ka na naman. Sabi mo nga sa akin, ano ba talagang balak mo, ha? Sisirain mo na lang yung buhay mo? Kahit anong galit ko sa papa mo, mas gusto ko pa nung nasa ring ka. Kasi alam mo doon, ginagabayan ka niya at nananalo ka dito sa labas. Ha, June? Wala ka na. Talong-talo ka na! Patapon ka na! Anak. Anak. Don't do this to yourself. I beg you. I beg you, don't do this, anak. Don't do this, anak.
Gusto ko ulit mag-boxing. Train mo ko ulit. Kala ko ba ayaw mo na makipagtrabaho sa akin? Ngayon, alam mo na ang totoong sinasabi ko. Alam mo, wala kang alam eh. Wala kang alam kundi ang buhay sa loob ng ring. Well, whose fault was that? Gusto ko mag-aral. Gusto kong tanggapin yung scholarship. Di mo ako pinayagan. Kahit kailan di mo ako binigyan ng pagkakataon to be good at anything other than boxing. That's why I don't have anything else. Ikaw gumawa rito sa akin eh. So you should help me. Gusto kong lumaban ulit. Gusto kong labanan si Darkinian. Sigurado ha? Nakita mo ba yung ginawa niya sa mukha ng kuya mo? Nakita mo paano niya pinadugo ang mukha ng kuya mo? Ha? Hindi mo kakayanin yun. Ang boxing, para lang sa mga buwang loob. Hindi ka tulad mo. Sinisisi lagi ang kawalan ng direksyon sa ibang tao. Buhay mo ang boxing. Pero wala na si kuya. I heard. Nagkutsa dahil gusto niya magkapamilya. I'm the only one you got, pa. Palagi mong pinapamukha sa akin noon pa. Si kuya yung mas matapang. Mas magaling na boksingero. Mas magaling na anak. But I will show you what I can do. You show me. Are you sure about that? Huh? Are you sure about that? Huh? Pakita mo! Pakita mo! Ha? Halika! Pakita mo! Ha? Hmm? Sige! Pakita mo! Yan ba kaya mo, ha? Yan lang ba kaya mo? Ha? Wala! Mahina ka! Mahina ka! Ikaw ang pinakamahina kong anak! Halika na! Ha? Sige! Babalik ako! Hindi ka babalik. Hindi ka na pwede bumalik sa pangsay! Hindi totoo yan! Ano? Babalik ako! Magiging world champion ako! Biglang sikat ang isa pang Philan boxer na si Nonito Donaire matapos ang kahangahangang pagsilat sa IBF flyweight champion na si Vic the Raging Bull Darchinian ng Armenia. My dream and ever since na bata pa ako, you know, I've always wanted whatever I wanted, nakuha ko talaga kasi nag-work hard ako and I never give up. IBO flyweight champion of the world, the Filipino Flash, Nonito Donaire! Sa kauna-unahang pagkakataon, binansagan at nakilala na si Nonito bilang the Filipino Flash. Sa pag-angat ng kanyang karera, hindi inasahan ni Nonito na dito darating ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso. So, why do you do it? Boxing, I mean. Well, I do taekwondo because I love it. The competition, the accomplishments, the physical limits that I know I can overcome. Is it the same thing with you? I don't know. I just do it. It's just something that I'm good at. If you don't love what you're doing, and if you're not passionate about it, then you're gonna have a problem. I've known athletes who suddenly changed careers because they don't know what they want. I mean, you guys risk serious injuries when you get in this ring. So, you know, you gotta love what you do. Is it really that important to know why? I mean, I love you. I don't know why. I just do. Jun. I think we're about to start. Are you gonna be okay here? Yeah, I'm good. Go ahead. Okay, I'll just catch up with you. Yeah, all right. All right, see ya. See ya. Di ba sabi ko sa'yo, iwasan mo na yung ration na yun dahil distraction yun sa'yo. Mag-focus ka na lang sa multiple weight division mo, ha? Hindi siya distraction. Inspirasyon ko siya. Mahal ko si Rachel. And I want to spend the rest of my life with her. Hindi gusto ng pamilya ni Nonito si Rachel para sa kanya. Pero pinaglaban niya ito at ipinagpatuloy ang kanilang pagmamahalan.
Hello, anak. Oo, anak, natanggap na namin yung padala mo. Salamat, anak, ha. Hindi ka talaga nakakalimot. Kumusta pala yung training mo dyan sa Cebu? Okay naman po, ma. Ah, sige. Hindi na kita i-storbo yan. Alam ko marami kang kailangan gawin dyan. Kailangan mong mag-focus. Sige po. Jun! Ano? Tara na! Pa, sandali lang po. Hi, babe. How's your training? Everything's great. I just miss you. I miss you too. Also, I just want to say thank you. My mom just called to say that she got the money. Nahihiya na ako sa'yo eh. Sana hindi ka nahihirapan. Hey, babe, it's okay. I got an extra job so we can send money to your mom. Just please don't let them know, okay? Pasensya na talaga. I promise, I'm gonna pay you after the fight. But you have to be more careful with your money from now on. You just can't earn from boxing forever, so you have to set something aside for your future. Don't just give everything away to other people, okay? Okay. I love you, babe. I love you too. Si Rachel na naman. Hindi ka ba talaga marunong makinig sa amin ng mga kapatid mo? Kaya hindi ka makafocus sa pagtitrain mo eh. Kailangan mo pa talaga matalo para makita mo na sagabal siya sa pagtitrain mo. Ano po bang ginawang masama sa inyo ni Rachel? Hindi niyo po alam sinasabi niyo. Be okay, babe. I'll be cheering for you, champ. Thanks, babe. Come in. I'll just go back to my room. Full house ba? Marami ba tayong mga supporters? Marami ba mga Pinoy? Ano to? Kontrata. Sinulat ko na rin dyan yung pinangako mong parte ko. Why are you doing this? Eh, syempre, sinisigurado ko lang na hindi mapupunta lahat ng panalo mo dyan sa babaeng yan. Kanito na ba talaga tayo ngayon? Tukon na lang sa pera lahat? Pinangako ko sa inyo na meron tayong hatian. And I'll keep my word! We're family! Kailan ko ba kayo pinabayaan? Ngayon nyo pa talaga gagawin hours before the fight? Eh, parang tuko ko makakabit ang Rachel na yan sa'yo eh. Parang hindi nahihiwalay. Gusto lang niya kunin ang kita mo. Sa ginagawa niyo yan, sino sa inyong dalawa yung mukhang pera? Rachel has never asked anything from me. Ako nga yung gumagawa nun sa kanya, hindi nyo lang alam. Alam mo, ito ah, kung nasa tuktok na ng mundo, kahit sinong babae dyan, kaya mo nang kunin. Huwag niyo ako itutulad sa inyo! Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan! Pinoprotektahan ko lang ang pamilya natin. Pinoprotektahan? Eh kayo sumira sa pamilya natin eh! Buong buhay ko, all I wanted was your approval. That's why I couldn't leave the ring, because that's the only place you'd see me. Noon ang tingin nyo sa akin, mahina, duwag. At dahil sa boxing, akala ko pinagmamalaki nyo na ako bilang anak. But you never saw me as a son. Tingin nyo sa akin? Investment. Hindi kami yung pinoprotektahan ninyo. Pwede yung pera ninyo. Dahil kung anak ang tingin nyo sa akin, makikinig kayo sa gusto ko. Rerespetuhin niyo yung mga tao at mga bagay na mahal ko! Hindi naman kailangan maging ganito eh. Pwede kayo magkaayos ni Rachel. Alam mo, wala kang utang na loob! Pero sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para mamili. Kung totoong importante pa nga kami sa'yo, kami mga pamilya mo, we
yung babae niyan! Hindi basta-bastang babae si Rachel. At kahit kailan hindi niya ako ilalagay sa sitwasyon na ganito. At dahil sa ginagawa ninyo, pinapadali niyo yung pagpili ko ng sagot. Ang pinakamahirap na laban ni Nonito. Pero sa kabila noon, ay nadepensahan niya ang kanyang IBF at IBO flyweight title. Hindi na sila nag-usap ng kanyang ama pagkatapos noon. Pero ang mas masakit, kumampi ang mga kapatid niya kay Dodong. Nagpalit si Nonito ng trainer at nang lumaon ay nagpakasal sila ni Rachel. What if I quit boxing? What? Are you sure? Even though you changed trainers, you still managed to win the WBO, the ring, and the lineal bantamweight titles. Do you really want to hang up your gloves now? Well, if you say that you do, and if you're sure, then I will support you, and you know that. I know. I know, it's just that boxing has been causing a lot of troubles in our lives. And maybe without it, it's me. I know. I talk too directly and it makes people uncomfortable. But I never intended any harm. I tried reaching out to your father. I just don't want you to regret choosing me. I will never regret that. You will if you quit something you're good at because of me. Excuse me. I'm sorry for disturbing you. Can you sign an autograph for my son, please? Of course. What's your name? Stan. Stan. I always watch your videos. Someday I'm gonna be like you. Even though my classmates said it would never happen. Now, why would they say that? Because I'm thin and weak. They call me a walking skeleton at school. You know what? Never listen to them. And I'll tell you a secret. When I was a kid, I was really thin and weak. I was a walking skeleton. I was bullied a lot in school. No way. Yeah. But you know what? I never gave up. I learned that kids like us,
We could have power punches too. Because there's strength in here too. And if you can tap into that, you can be strong on the outside. Here. Thanks, Nonito. Of course. Thanks. Thank you. You're my hero, Nonito. Thank you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, babe. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, everyone. Happy birthday. Thanks, babe, for all of this. Tell me that you're happy. I am. Do you remember that time when you asked me why I love boxing? Well, you told me that you didn't love it. It was just something you're good at. I think because I resented my dad all my life. I resented boxing too. It's what he loved. And it was very, very hard for me to love it. But when I met that kid, Stan, I realized how important everything is to me, everything that I do. I inspire people. I prove to everybody that even the ones who weren't born strong can be like me. And I love that. I love what I do. Well, let's open your presents. Presents. Guys, Nonito's opening okay. presents. But wait, let me go first, babe. Okay, here. Sure. Of course. Of course you go first. Parang di naman kakasya sa akin to, babe. Well. But a baby will. I'm gonna be a dad. I'm gonna be a dad. I'm gonna be a dad. Happy birthday, babe. So cute. You have the same nose. Nose lang ba, anak? Eyes din. Eyes din. Sus naman. Yes, you okay? All right. He's smiling. Jesus naman. Here you go. Thank you. You okay? Yeah, I'm okay. Yeah, he is. Ama? Ama? Anong ginagawa niya dito? He texted me. Nagko-congratulate para sa anak natin. So I asked him if he wanted to see his apo. You considered quitting boxing to fix the rift between you and your father. So I know that your family is still important to you. You're right. Pero natatakot ako na kapag bumalik siya sa buhay ko, hindi lang buhay ko yung sisirain niya. Do you want our son to grow up not knowing his Lolo Dodong and the rest of your family? It's not going to be easy, I know that. We'll all need to make some adjustments to get along. Even me. Especially me. But this is our second chance. Let's take it for Jarrell. Okay lang bang nandito ako? Kinakabahan ako dito sa apo ko. Tignan mo naman yung mga
kamaon niya. Parang kasi nilaki mo sa'yo. Baka bigla akong sapakin na ito, ha? Napansin niyo po ba yung ilong niya, pa? Para kay Mama. Alam mo, anak, napakabuting asawa ng mama mo. I'm so sorry na nasaktan ko siya. Kayo, gaya ng asawa mo, nagkamali ako sa kanya. Sa lahat ng mga nasabi ko, hindi ko akalain na gusto rin pala niyang makilala ako ng apo ko. Palagi pong bukas ang bahay namin para makita niyo yung apo niyo. Naalala ko nung unang beses kita mahawakan. O, alam mo, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Para hindi ka lang matulad sa naging buhay ko. Maga akong naulila. Malaboy-laboy ako sa lansangan. Anak, gusto ko lang kasi makasiguro na hindi ka maliligaw ng landas. Ayaw kasi matulad ka sa mga ibang bata dyan na nalulong sa bisyo. Kaya kita sinali sa boxing. Anak, ginawa ko lahat. Naging mahigpit ako. Hanggang sa hindi ko na namalayan na sumobra na pala ako. Ninako ko sa'yo ang buhay mo, anak. Ninako ko sa'yo ang buhay mo. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. May susunod po akong laban. Wala pa po akong trainer doon. Salamat, anak. Naroon na ulit ang kanyang ama. Hindi rin siya nawawala ng pag-asa na darating ang panahon, magkakaayos rin sila ng kanyang mga kapatid. Sino mag-aakalang yung dating payatot magiging super bantamweight champion of the world? Pero alam mo, walang ibig sabihin ng lahat ng to kung wala yung pamilya ko. Kayo pa rin ang pinakamaganda kong natanggap sa buhay ko. Thank you for everything. Kung ano mang meron si Nonito, kung sino man siya ngayon bilang boksingero, at higit sa lahat bilang tao, yun ay produkto ng pagharap sa masalimuot na mga pagsubok sa loob at labas man ng boxing ring. Sa huli, natutunan niya na magiging makabuluhan lamang ang kahit na anong titulo at tagumpay kapag kasalo ang mga taong mahalaga sa ating buhay
katulad ng ating pamilya. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.